ang mga kasama natin sa isang usaping pag-ibig at pagkakaibigan or pagkakaibigan and everything in between, please welcome Jane Ayoneza and RK Bagaching. Ayan na ang RK. I got lots of questions. Uy, bro, hindi ka pa naghanga? Para pag meron tanong mamaya, tatry ko lang ito. Parang na, kung nasan ka as of the moment sa buhay mo, kung ano yung hinahanap mo, preference mo eh, di ba? Baka naman syempre may hindi ka na naman naghahanap ng partner or mas focus ka sa ibang bagay. I mean, pwedeng-pwede. And kahit naman may physical attraction sa ibang sa opposite sex, pwede pa rin. It's all about, you know, thinking kung ipe-pursue mo ba o hindi. Parang gano'n. Sa'yo so, naman yan eh. Kung titignan mo, kung hahayaan mo na pumorma siya sa'yo. Kasi alam mo naman na type ka nga. Pero kung nasa'yo yan, nasa self-control mo yan. Yun nga. So, ako, kung pumormahan ko ba yung crush ko o hindi. O parang ipe-preserve ko lang kung anong meron kami. Pero definitely pwedeng maging mag-ibig. Ano? May crush ka na? Tapos may ano ka pa? Dalawa-dalawa, gano'n? Oh, wow! Sabi ko, pupormahan ba kita? Or kung ano, kung halimbawa yung may crush ako, or Wow! Wala. Promise. Pinky, wala. Okay. Wala? Ano ang hanap mo sa isang maniligaw or Oo, RK, wala ata. mas una kong napapansin honestly yung personality, like sa pag-uusap. Okay, so physical wala masyado. Sunod na lang siguro yung looks, parang plus points na lang siya. Pero mas ano ako na you can carry the conversation, yung walang awkward mga ganong silence, or basta kaya mo ako patawanin, yung mga ganon. Parang yun yung mas una kong napapansin. medyo bad boy look. Medyo manly datingan. Oo. Tapos, moreno, ganon. Or basta yung sabihin mo na lang, RK, dinescribe mo pa. Grabe naman to. Huwag mo ko dinescribe, James. Wow! Teko lang! Nagpagamit si RK, pero haba ng buhok mo. Medyo haba ng buhok mo, ha? Physical, una kong napapansin talaga yung smile. Yan. Yung smile niya. Wait lang. Ingiti to. Sigurado ko. Yan. Okay, yan. Maano kasi ako eh. Madaldal ako pag may... Yung ang dami kong sinasabi. Tapos, minsan napapansin ko na flowing na lang yung conversation. Parang hindi pilit. Alam mo yan, may mga times na may makakausap ka ng ganun na hindi ka masyadong nag-exert ng effort. Tapos ang dami nyo nang pag-uusapan. Tapos ang tagal nyo na pala nag-uusap. Parang ganun. So, yung easygoing, madaling kausap. Tapos, open lang. Kasi yun yung mga hinahanap ko talaga. Sa attraction. Yes, you can. Pero ako kasi, wala nang communication. And I don't think kailangan ko rin naman makipag-communicate. Parang okay na. As in, maayos naman na napag-usapan, maayos naman na natapos. So, yun lang. Hindi ko na, wala na akong communication. Depende kasi kung ano yung reason ng breakup mo and yung time. Kumbaga, I guess, kahit ano naman, basta lumipas na yung panahon, matagal na, and kamukha na kayo pareho, I guess pwede naman talaga maging magkaibigan.
Going bulilit, going bulilit. Kami naman ang hihirit. Going bulilit, going bulilit. Wala kitang bakulit. Eh, pero kung nakikita mo naman yung sarili mo with that person, bakit hindi mo itatry? Bakit mo pipigilan yung sarili mo dahil lang sa itatakot ka sa kakalabasan? Siyempre, hindi mo naman malalaman din yung kakalabasan kung hindi mo susubukan. So you're a believer na dapat i-risk kasi pinamahal yan. Oo, kasi kung mahal mo yung tao. If na outweigh niya na yung ano, if you eh, risk... Ikaw, ha? Sorry, nag-hang pa ako. Nagkasabay kayo magsalita. Nag-hang ka. Ikaw, mahal mo ba siya? Sa yung question, if yung longing mo for that person outweighs the risk already, parang kumbaga yung sinabi na ni Jane, parang unfair naman kung hindi mo itatry. Pero kung kumbaga, alam nyo yung nakalatag na lahat ng risk, pero longing ka pa rin dun sa tao, kumbaga, that's the time, you know, you dive in deep. And then, hayaan mo na, hoping ka na sana ang mag-work nga. So, just remembering yung parang kumbaga yung ilangan na, actually parang wala nga ilangan, like yung first thing pa lang kasi nagtatawanan na kami dati. Kasi sa araw-gabi, yung team namin sa araw-gabi. And then, parang fast forward to now, the present moment, parang sobrang dami na namin din pinagdaanan. I see Jane as someone that I really trust, care about, and I'm so happy to be with her every single project that we do. I'm super comfortable with him. Hindi na ako, wala akong, hindi ako nahihiya. And I know na kung meron akong mga like kailangan pag-isipan or mga pinagdadaanan siguro, ganyan. I know na siya yung isa sa mga pwede kong kausapin and alam ko na magiging honest siya sa akin and tutulungan niya ako to kung ano man yung problems ko, to solve it. And yeah, I can count on him. Bro, is it okay if you send like a certain message kay Jane? Like i-DM mo? DM ko. Pero, yeah, i-DM mo. And then, Jane, is it okay if you let us know? Kung okay lang sa'yo, kung ano yung dinim niya? Okay. Later on. Kung okay lang sa'yo, kung willing kang sabihin. Lagi tayong nagpo-fall in love kadalasan sa stranger. Kasi wala tayong alam sa back doon sa stranger na yon. Definitely, we want to excite ourselves. Nagkaroon na ng click sa bawat isa. Minsan, hindi pala love ang nade-develop. Friendship yung nade-develop. Bakit? Kasi nag-click yung kanilang ano, perspective, nag-click yung kanilang needs, yung wants, or even the love languages, pareho. So, in other words, parang hindi na nila nakikita na, oops, baka pwede tayong mag-friends. Parang, ano na lang, nagtetest na lang sila. And then, eventually, kung talagang dumating na sa point na na-realize nila na mas masaya sila kapag friends, much better. Hindi na napupunta sa romantic. Pwede pa rin kasing magkaroon din na mabuo yung romantic love sa friendship. Kasi lalo na kapag meron kami tinatawag na law of proximity, yung lagi na magkasama, lagi nagtatawagan, so kahit lagi nagkikita. So, madalas nagkakaroon sila ng what we call this love, in a sense na it can be platonic. Yung platonic love, yung walang mali siya, pero they love each other. Pwede naman ding filial love na parang brothers or sisters lang ang dating. Pero they love each other.
And pwede rin naman romantic love na talagang to the point na they will go into commit themselves until doon sa when they get married. So, in other words, parang lahat naman talaga tayo nagsimula lagi sa stranger kasi doon mo nakikita yung tao kung ano meron yung tao. Minsan may mga kilala kong mga tao na mas nai-in love sila sa talino, hindi sa physical. Siguro lang, ako I believe. Oh, wow! After ng Wildflower, nag-araw gabi. So doon ko na sa doon na kami nag-meet and then nagustuhan din ng mga tao yung nakatuwa nga eh kasi konti lang naman ang scenes talaga namin sa araw. Oo nga eh, pusulpot-sulpot lang kami doon eh. Every time na meron kaming eksena for the week, nagtitrend siya. Hindi namin doon alam kung bakit. So, kaya doon nag-start yung Arcane. Kumbaga, in one week, meron kami mga tatlong eksena and then nagtitrend siya online. So natutuwa ka. Ano lang, phone call. Oh, phone call lang. Hindi pa kami nagkikita. Lalo na, nung dumating nga sa point na yung character ko, hinalikan yung character niya. So, lalo na dun nag-start na parang snowball effect na yung mga fans ng Arcane. So that was your first kiss? First kiss? Yeah, that was my first on-screen kiss, si RK. Okay. When was your last? Kinabahan talaga. sa dami na namin pinagsamahan, parang kumbaga yung sinabi niya, napakagaan na ng pakiramdam ko sa kanya, siya din sa akin. So, bakit hindi? Diba? Kumbaga, ang goal naman natin in a relationship is to find someone that you can confide with, that you can, you know, share your deepest, darkest secrets and mawala yung fear of being judged. Diba? So, kung meron kang taong, you know, kilala na ganun, diba? Definitely may possibility. It's all about, you know, the right timing na lang. It's all about yung kung nasan kayo pareho sa buhay nyo, you know, if kung priority pa yun or not. Pero definitely, there's a possibility. Hindi natin pwede nga isa. Gusto kita dahil gusto mo din ako. Gusto kita dahil alam mo kung gusto sa iyo eh. So kung ano natin yun isa-isa, baka umabot tayo ng bukas. Parang wala ata tayong time for that. So gusto kita dahil ikaw. Kinikilig si Honey Grace. Honey Grace, para malaman mo, ako din, kinikilig din ako. Sabi ni RK, miss na kita. See you sa season 2. Short but sweet. Well, yeah. See you sa lock-in natin ulit. Miss na kita. Oh, wow! Umirit po! Ay, meron pa ang pahabol na message. Ano? Meron pa? Anong pahabol na message? Sana pagkatas ng show natin, huwag mo akong kalimutan. Ako! Baka akong kalimutan. Meron ka din? Okay. Sabihin mo sa akin, pagsawa ka ng partner mo ako sa mga shows ha. Kasi baka mamaya, pangatlo na natin, ayaw mo na akong katumpa. Sabihin mo lang, kasi ako. May pahabol ako. Hindi ka naman nakakasawa kasabay. May pahabol ako. Hindi rin ako nagsasawa. Okay.
Robby, are you there? Hindi rin kami nagsasawa na makinig sa inyo, and feeling ko, since di na kayo nagsasawa, bakit di na lang kayo maging mag-asawa?